short review ko dito sa Evo helmet na model na GSX. Welcome na naman sa aking vlog. Ngayong araw ay mag-unbox tayo ng Evo helmet. Sana all! Pati na rin po ang aking gimbal na in-order sa Shopee. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like and subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa bagong mga upload na videos. So, unahin muna natin si Evo. Mamaya ka na, gimbal. Dalawa nga pa ng Evo helmet, guys. Isa kami ng aking misis. So, hindi talaga siya pumayag na ako lang yung bibili. Kailangan meron na siya. So, parang couple helmet po yung ginawa namin. Sana all! So, ito po yung model niya. Yan. GSX 3000. So, pearl white siya, tsaka medium size. So, ito po yung para sa misis ko. So, tara, buksan natin. Kulit ni Andre, oh. Nanonood siya. May sasabihin ka, day? Wala. So, ito nga pala yung extra na lens niya, yung clear na lens. So, lagi may kasamang ganyan, guys, pagka bumili ka ng Evo helmet. Ngayon ko lang nakita pala to, guys. Simula na nabili namin. So, nakita ko lang siya sa box. Ayan, tapos meron siyang laging kasamang bag, helmet bag. Yan, helmet bag. Wow. Wow. Yan. Okay, so medium size siya, pearl white. Halos sakop niya yung buong camera. Yan, ang ganda. So, ganito kasi ang kwento niyan. Antindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo to. Dapat ako lang yung bibilhan niya kasi yun yung pinaka gift niya sa birthday ko. So, ang nangyari, pagdating namin dun sa mismong pinaka-store, nagustuhan yung color white. Ana, finish na. Pero ang gusto ko talaga is color black. Hindi nasunod yung gusto kong kulay. Inaamin ko na!
Siyempre, tayong mga lalaki, mapagbigay tayo kung anong gusto ng babae. Ayun na lang din naman ang gusto natin. Eh, gusto ko rin naman yung white kasi malilis tingnan. Wait a minute! Hindi na sunod yung gusto kong kulay. Ayan. Ganda niya. Tapos, meron siyang dual biso. So, ito yung pinaka, ano niya, ganun mo lang siya. Push mo lang pataas. Tapos yan, bababa na yung dual biso niya. So, pwede mo siyang tanggal dito. Yan, yung sticker na to. Natatanggal naman siya. Pagka, ano, push down mo lang siya. Yan. Tulungan siya. Medyo kasi madilim. Esensya na. Yung pinakaloob niya. So, bago naman niya binili ito, eh, sinukat niya naman niya. Kung hindi ba umaalog pagka lumiling mo ng ganun. So weird. Kung saktong-sakto sa ulo niya. So, kaya medium size yung sumakto sa kanya, guys. So, yun. So, yun lang naman yung short review ko dito sa Evo helmet na model na GSX 3000. Yan. Wow, ganda. So, bagay na bagay ito kay Mrs. White is a sign of cleanliness. Hindi na sunod yung gusto kong kulay. Kaya white yung magustuhan niya. Okay? So, tara, susunod naman tayo dito sa isang modelo. So, yung isa naman guys, i-unbox natin. So, mamaya ko na nga pala ipakita sa inyo mga previews, ha? Yung kasama dito sa dalawang Evo helmet na nabili na. So, meron yung mga previews guys. So, mamaya ko na lang sa inyo ipakita. So, ito naman yung isa. Yeah. So, ang model niya is Evo GT Pro. So, ang size niya is large size. Ito yung size ko talaga sa helmet. Tapos, pearl white din siya. So, dapat kasi ang gagawin namin yung GSX 3000 na una kong pinakita sa inyo, yun dapat yung kukunin ko rin. So, nagkataon kasi si, ayun, shoutout nga pala muna sa Imprint Custom na pinagbilhan namin ng Ibrahim. So, magandang bumili doon kasi i-assist ka agad nila. Mabait yung mga nag-a-assist doon. So, nakalimutan ko yung pangalan dalawa. So, shoutout na lang sa dalawa kung makita nyo muna ng aking video. Binigyan ko rin ng aking sticker sa sabi ko baka pwede naman subscribe. So, salamat sa inyong dalawa. Galing, maganda yung pagkaka-assist sa amin kahit na pabago-bago kami ng colors at sizes. So, naka-smile pa rin sila. Good job. Magaling. Thank you. So, ito nga pala yung model niya. Evo GT Pro. So, dapat ang kukunin ko is GSX 3000 din na white. So, nagkataon kasi walang stock ng large size sila. Ang available is medium size. Kaya napunta ako rito sa GT Pro. So, pareho naman silang white. May pagkakaiba lang sila. Paano masabi? So, ano nga ba yung pagkakaiba nila? So, tara, tingnan natin. So,
siya, guys. Meron pa rin siyang bag na kasama. Helmet bag. Tapos, syempre, di mawawala ito. Itong green lens. Meron din siya. Kapag tag-ulan, ito yung gagamitin ko para maliwanag pa rin. Saka kahit nakasarado yung pinaka-lens niya, so hindi mababasa yung pinaka-helmet sa loob, yung pinaka-gaba. Yun yung purpose ng clear lens. So kung tag-init, summer, meron din naman siyang lens na yung dark lens na kulay black. Na kulay black. So weird. So siya yung naka built in dito. Kung gusto mo lang siyang palitan, hindi yun ang palitan ko, guys. Yan. Wow! Ito ang ganda din. So ang kaibahan nyo dun sa GSX 3000 ay yung spoiler niya. Yan. Pang Power Ranger to, guys. What? Ganda, oh. Ah, ganda. Yan. So, dual bias of din to, guys. Yan. Tingnan natin dito. Yan. So, pareho lang din yung ano. Push up lang para bumaba yung bias of. Yan. Push down para umangat yung visor. So yan, mukhang mas malaki yung shell na ito, guys. Yun ang pagkakalang pa. Paano masabi? Medyo malaki yung shell kumpara dun sa GSX. Tsaka yung presyo nga pala, hindi ko nabanggit. Magkaiba yung presyo ng dalawang to. Mas mataas ng 200 pesos to si Gtip ko. So, siya ay nagkakahalaga na 3,600. Si GSX 3000 is 3,400. So, mas lamang siya ng 200. Dahil siguro dito sa Ryzen 200 to. Sa spoiler. Yun. Boys na boys ang ganda. Gusto mong minakapasok na hangin pala, meron siya dito. Ayan. Pwede mong ibaba siya. Pagka tagula naman, pwede mong itaas para hindi pasokin ng tubig. Ma'am, galing mo pala dyan ah! So dito po pasok din yung sabi ko na spoiler. Ay, spoiler, sorry. Yung lens pala. Spoiler. Yung lens. Pag tagulan, pwede mo siyang palitan. New lens para maliwanag pa rin. Para kahit nakasarado eh kitang-kita mo yung daan kahit malakas yung ulan. Pag taga summer, mas maganda to. Para hindi nakakasilaw. Yung dark, yung kulay black. So, sana yan lang. Sa umpisa lang medyo pagka hindi ka sanay din sa dark na lens. So, kumbaga masasanay ka na lang. Yun lang naman yung short preview ko dito sa new helmet. Maganda. Couple helmet. Sana all! Yan. So, try ko naman yung showcase. Napag-shot nga pala yun. Kaya atake mo na yung stop na to. Yan, may dalawang stop yan. So, atake mo lang siya. Then, may magkaulo. Push mo ba? Oh, wow! Okay. So, pagka nagsusukat ka, ganun talaga yan. Hinalo mo.
kung hindi ba maalog or paglingon ng ganyan, hindi gumagalaw. Ibig sabihin nun, fit na fit sa'yo. Yan. Ayos na ayos. So, dito naman tayo sa previous na binigay ng Imprint Custom. So, dami na binigay sa amin na sticker. So, ito yung mga sticker guys. Yan, dami yan. Mamaya pakita ko sa inyo isa-isa. Tapos, merong dalawang face mask. Yan, face mask. Nakalagay din, Imprint Customs. Tapos may kasama yung sticker sa loob. Yan, so, ang mabait nila. Mapagbigay kung ano yung hingin ng client. Hanggat kaya nila ibigay. Hindi naman lahat. Kaya nila ibigay. Joke lang yun. So, ito nga pala yung mga sneakers guys. Yan. So, ito. Tapos, dami siya. Yan o. Yan o. Yan. Meron din ng ganyan. Yan, dami yan, ah. Tapos meron ding ganito. Yan. Tapos meron ding ganito. Yan. Gustang-gusto ko to. Hindi ko pa alam kung saan ko i-ticket eh. Yan. Dami yan. So, gusto mong humingi sa akin ng ganito, message nyo lang ako. Yan. Bebenta ko to. 50 isa. Joke lang, joke lang. Ayan. 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 Tapos, yun. Yun lang. Ayan. So, marami to. Dami lang binigay. Tapos, bukod pala dun, guys. Mayroon din pala kaming nabili na couple na jacket din. So, sana all! Nagustuhan din kasi ni Mrs. Kumbaga wala rin sa plano na bibili ng ganun. So, pakita ko sa inyo. Wait lang guys. A few moments later. So, ito nga pala. Yan, ito. Bastardos. Yan. Ganda ng tela niya. Napaka-presko. So, tig-isa rin kami ng ganito. Tig-isa kami ng ganito. Bilang kasya sa camera. So makikita nyo to guys, mayroon akong sample na, ay mayroon pala kami picture na ganito na suot-suot na. So ilalagay ko rin dyan sa videos ko na to. So isang extra small, yung size ni Mrs. Extra small, so sa akin siya yung large. So yan, ito yung nabili rin namin. So kakahalagang ano to guys, nasa 1,300 ang bawat isa. So kung gusto niyo mag-avail ng ito, meron sa ano, marami pa yung pagpipilian sa Imprint Customs. Branches nga pala ng Marikina. Malapit dito sa may Riverbanks. Hindi ko lang ano yung exact location pero malapit siya doon. So malapit lang doon guys. Malapit lang sa Riverbank. So yun lang naman. Next nating review is i-unbox natin pala tong gimbal. So, tara, samahan niyo ako dito. A few moments later. So, next is yung gimbal. In-order sa Shopee. Shout out nga pala sa King Store. So, dun po ako nag-order ng gimbal na chap na makakatulong sa aking pag-vlog. Paano masabi? So, ang kinaganda ng gimbal is may stabilizer siya. So, kung napapansin nyo sa mga videos ko, eh, pag naglalakad ako, eh, maalog. So, mayroong konting yun siya. Kung sabihin natin maalog, kahit titil-hilingan na yung mukha ko. So,
gumawa ako ng ganito, guys. So, buksan na natin. Sarap yung bunti. Wala yung bunti ko. So, tara guys, unbox na natin to. May kasama siyang gitara, guys. Gitara, baka libre ni ano yan. Ni seller sa akin. So weird. May gitara. Ayun, legit na seller daw kasi mayroong resibo na ini-issue sa mga client nila. So, basahin ko lang. Kim Store. Ayun, dun po ako nakapag-order sa Kim Store. So, yung in-order ko na to na gimbal ay nagkakahalaga na 1,999. So, piso na lang, guys. 2,000 na. So, alam ko malaking tulong sa akin to. So, gagawa rin ako ng sample na gamit ko na to. Na gamit ko na tong gimbal na to sa pag-video. So, makakita natin yung kaibahan. Okay. Buksan natin. Mamaya ako nabuksan yung gitara. So, it's a big surprise kung ano laman nito. Yan. Yung brand niya is Pristico. So, tri-access siya, guys. Yan. Tri-access and handheld gimbal from for smartphones. Ano ba yan? Ana, finish na. Handheld gimbal for smartphones. Okay. Hindi na ako marunong basa. Ito yung bukas ko ha. Ito pala. So, surprise na. Ala una. Alas dos. Alas tres. Wow naman! Wow! Wow! Alas tres y media. Alas cuatro. Alas 4. Alas 5. Oh my yan. God! Tanggalin natin para makikita. Wow! So, meron siyang manual. So, saan ako nababasahin yan, guys? Kung paano gamitin tsaka pag-aralan tong gimbal. So, medyo marami-marami siyang babasahin natin ha. Makaabutin tayo na umapagbinasa ko. Mamaya, ako na lang ang babasa na ito kung paano gamitin. Meron siyang wire. Ayan. Para sa cellphone. Papunta dito. Or yung pinaka-charger na ito. Tapos siya. Ayan. Ayan. Yan ang gimbal. So, meron siyang saksakan dito. Alamin ko pa kung ano para saan to, kung para sa charger ba, papunta sa cellphone. Yan. Nasa manual din naman yan, so babasahin ko na lang po siya. Tapos, meron siya ditong camera. Yan. Na sign. So, pwede kang mag-click na dito para automatic shot. Tapos, meron ditong W tsaka T. Hindi ko alam yung ibig sabihin.
siguro yung ano yung hindi ko alam kung ano. Basahin ko na sa mga basahin. Ngayon ko talaga nakita. Ngayon ko lang nakita. So, ngayon ko lang din nabubuksan. So, pag ayan, lahat, nandito lahat ng dito natin, dito ko malalaman. So, pag-aaralan ko dito sa manual. Ano yung mga purpose ng mga nanditong pindutan. So, ito, meron dito. Ito, alam ko to kung paano siguro gamitin. Pwedeng up and down to. Tapos, yun, ito yung parang kung saan, yung pinaka-direction niya. Kung saan magtugot ko yung camera. Tapos, meron ditong sign ng on, power on. Yan yung may red. Yan, power on. Tsaka yung isa, mode. Yan, yung isa, mode. So, medyo malabo yung camera ko. Yan. Hindi makita. Basta tatlo yung button na makita dito. Isang direction kung saan papunta yung pinaka camera. Tapos ito naman yung power on, tapos move. So, try natin yung on. Hindi ko. Long press ba to? Ayun, long press pala. Long press siya. So, yan. Naka-rain na siya. So, i-coconnect ko na lang siya sa aking cellphone para through Bluetooth na lang siya. Bluetooth, yes. Bluetooth nga. So, parang okay naman. Okay naman yung binigay sa akin ng seller. Yun. Hindi ko pa kasi nababasa yung manual. Inaamin ko na. Kaya hindi ko alam yung mga yung mga function ng mga nandito. So nandito naman siya. Yan. So sinare ko lang sa inyo guys para ano para dito sa unboxing ko para makita niyo rin. So, hindi ko lang alam kung paano gamitin talaga. Sorry, pero mapag-aaralan ko na lang to. May manual naman siya. So, tingnan natin kung ano yung ano itong maka-separate na ano. Yung gitara na sinasabi ko. Hindi naman kasi gitara. Pugis gitara lang siya. Gitara mo rin. Pero siya yung parang pinakapan. Gimbal, this, dito natin ilalagay. Ito kasi ilalagay pag pag-emit ito. Hindi nyo nyo sa mismo box. So, salamat sa'yo sa magandang Pristico gimbal na ibinigay mo sa akin. Hindi pala binigay, in-order. Maganda yung binigay sa akin ng seller. So, 5 stars sa akin ng seller. Yan. Ito yung salitan para pwede nang saklay dito sa likod. Kaya lang sa likod. Kanito. Yan. Ito po yun. Ang dalawa. Sasaklay lang sa likod. Hindi siya ano, hindi mahirap. Hindi din. Ayan. Ayan po yung loob. So, may form din siya ng taong position ng gimbal. So, yun. Ito yung gitara na sinasabi ko kanina. Hindi pala ito. Bugis gitara lang naman. So, salamat. Salamat sa Kim Store na store, Kim Store. Yung panyagal ng paneta. So, maya, 5 star ko yung rate dun sa store nyo. So, salamat. So, muli, salamat sa panonood ng aking vlog.
Sana huwag kayong magsasawa na suportahan ng aking mga nilalabas na mga videos. So, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo. Lahat ng yan ay aking babasahin. So, kita-kit sa aking sa susunod na aking vlog. So, salamat muli. And God bless. Peace.